Sobrang dito na naman po tayo sa panibagong episode ng aming program. Okay. Nandito po tayo ngayon sa kwarto ni RB Lies Home Recording Studio. Kakalat mo yun. Kakalat po natin. Kasama po natin si Big Bird. Big Bird. And don't forget to subscribe. Big Bird, the Big Bird. Yeah. Okay. Si Zapata to. Zapata. Zapata team. The mentor of all all people here. Tapos mamaya ka na kasi ikaw yung ating yung lingkod. Hindi, ako pala yung lingkod. Kaya ikaw muna. Nandito si Huben. So, Joven. Si Joven. Si Bruce Banner. Joven. Si Bruce Banner. Bruce Almighty. At nandito si Boy White. So, anong topic natin? Topic po natin, pag-uusapan po natin ang tinatawag natin na creativity. Subconscious flow of cosmic fucking energies. Papakita po natin ang mga nasulat, mga dito binuhay mula sa alabok at tinta ng ballpen ng aking mga kanta. Ito yung mga ano pa lang yan, mga 40% kasi yung mga iba binaha, nawala, nasa lasa sala. Pero andito yan, men. Okay. Ito yung unang album ko, men. Hindi, ito yung siguro yung pangatlong album ko. Andito yung mga kanta ko, mga emo days and yesterdays. Okay, napapansin niyo po. Kung napapansin niyo, napakabadoy po nung nagawa ko kasi masyado pa akong emo niyan. Ano? With all eyes are closed and heads bowed down kasi minsan po ako naging kasapi ng church, no? So, may mga konti lang po kaming katanungan. Sige. Ang mga katanungan natin. Mr. Vince? Oh, sige. Okay. So, how do you start your own composition? Napakagandang katanungan yan. Hindi ko rin alam, hindi. Siguro nag-start yung composition ko nung... Kalimutan ko na eh. Basta, bigyan na lang dumaloy. Para siyang kapagka tinamaan ka ng ano, alam mo yun, yung hindi ka makakatulog sa gabi, na kailangan mo may sulat yun, alam mo, may gibibabangon, kailangan mo tumae. Parang kailangan mo ilabas. Oo, parang kailangan, yung utak mo naman, may diarrhea din yan eh. Kailangan yung diarrhea niyan, kailangan may sulat mo kasi sasakit yan. Tsaka, yung kanta kasi para yung magnanakaw sa gabi. Parang mawawala yan eh. Parang isang magnanakaw, parang sa Bible, mawawala. Pag di mo na mababalikin yan. Okay. Kaya kailangan, isang oras ka lang maghihirap eh. Tapos yung kanta mo, isang habang buhay siyang kakanta. Maganda ang introduction, 3 minutes. Habang buhay kakanta yung kanta mo, kahit patay ka, nakakanta pa rin yan. Isang oras mo lang pagugulan. Ano mo yun? Kaya na-isulat mo yan, man. Okay. Tignan mo ito, papakita ko lang sa inyo mga gawa ko. Ganito nagmula yan eh. Ito ata yung unang libro ko eh. No? Sino ba naging inspirasyon niyo sa pagsulat ng kanta? Ay, naku po. Natatanungin ko sa kanya yun eh. Wala. Hindi, chok lang. Oo nga, yan ang gusto kong tanong. Sino ba? Yan, kasi, yan ang gusto kong tanong sa'yo, men. Simula nung bata ako, ito talaga yung, nung nakita ko yung gitara nakalapag dyan. Talagang ginanong ka na. Hindi pwede sa akin yung sagot na yan. Gusto ko yung pinakagutan. Ay, pinakagutan? May demon ba sa inside mo? Ay, demon? Hindi, siguro kasi. Nagbibigay ng... Tawag dyan siguro, love. Siguro gusto ko lang na ano. Kasi may hilig ako sa music. Ayoko nang nangyikinig lang ako at kukover ko lang. O dahil sa emosyon na naibibigay ng lyrics. Hindi, kasi wala akong emosyon talaga. Parisulat ako ng kanta. Sa utak lang gumagana yun. Oh, okay. Hindi, moron na kasi ako eh. Hindi talaga ako yung mga sisulat ko kanta. Hindi talaga tungkol sa akin yun. Tungkol sa ibang tao yun. I-imagine lang ako, pero yun yung lumalabas. Pero napakadami ko ng kanta, men. Parang hindi mo parang talaga passion. Ayun po proof niya. Ha? Yan po talaga ang proof ng mga kanta niya. Ito talaga ang proof na mga... Pero ano yan, mga siguro mga 30% emotion, 70% brain. Papakita lang natin na... 70% ang emo. 70% brain. Kasi dyan nagsisimula lahat ng mga nangyari. Yan tayo tinatawag na limbic system. Sige, okay. Masyado na po tayong nalilis sa ano. Alam mo yung tanong, kasi hindi nag-inspire sa akin. Okay. Siguro yung mga banda, hey, Kyushe, yung mga ganun pinapahinggan mo. Tapos naging My Chemical Romance. Dahil astig ba sila? Kaya gusto mo rin maging astig? Oo. Naalala ko na. Okay. Yung Alisana. Alam mo yung Alisana? Oo, alam niya. Kasi yung ano yun eh, yung composition nila, tungkol sa ano? Parang napakalalim sa akin nun. Tuko sa ano. Parang nakuha niya yung... Oo. More on ano pa rin. Binasa ko yung booklet eh. Sa parang ano yun eh.
mga napakalalim. Alam niyo, yung pinatay nung lalaki yung asawa niya, tapos sinapchap, yung mga ganun. Mm. Napakalalim sa akin. Kaya nakakabos ako ng mga pang-emo songs eh. Ito yung unang album ko eh. Mga, ito yung mga title eh. Doon, sali-sali siguro ka. Ano, Pretending. Tapos Hate, Unfair, mga ganun, mga wala pa ka, wala pang... Tsaka nung third year high school kasi ako, napunta ako sa isang Methodist church. Lahat doon tumutugtog. Tapos, di pa nag-compos noon. Tapos, nung nagkaroon ako ng libreng notebook ni ano ni Rex Gatchalian, doon ako nagsimula mag-compos. Eh, ano man. Okay. Ito lang chords ko noon. Buong album, puro ganito chords. Doon lang kailangan marami lang mag-compos. Pag confident ka na, tsaka makagawa ng mga... So, ang next question po namin. Sige. How do you inspire others? Ay, po. Siguro... With your songs? Ayun, kasi iba-iba talaga ang ginagawa akong topic. Okay. Sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang mga perspective, kahit sinpat, maanging isda, mga runner, mga ano, actually yung classmate ko sabi gawa ko daw sa kanta, nag-break sila ng mga ganyan-ganyan eh. Mm. Tsaka minsan mga personal experience, siyempre yung mga Ayun. Mm. Ano yung tanong? Yun lang. Nakakamutan ko yung tanong. So, baka in the others, Mr. Bird, do you have a question for Mr. Vince? Actually, I haven't... Wala na akong ganyang question. Pero, tingnan mo. Hindi, actually, sinabi niyo na. Sinabi na niyo. Ay, hindi niyo na itatanong si Bird. Ay, isang rare na violinist. Oh my god. Tumutugtog yun ng classical fucking shits. Fuck. Yeah. Hindi mo man lang sinabi sa amin yun na tumutugtog ka pala ng violin. Teka lang. Akin yung violin natin. Ano ba ito? Hindi yung violin. Violin. Sa sampulan mo, sample na. Saan yung ano? Yung yan. Yan. Sampulan mo, Bert. Ayan na po. Grabe. Oh my god. Meron kang violin sa bahay? Hmm? Oh, pangalan siya no, si Poponini Tutolini. Si Poponini Tutolini. Palakpakan po natin si Mr. Bert. Actually, lahat kami dito musikero. Mm. Di nyo yung maitatanong si Zapata Boy. How about Mr. Zapata? Zapata Boy. Ayan ang anak ni Chester Bennington. Pinadala sa Pilipinas. What instrument do you play? I play... I don't know. For now on. Yeah. For now on, I'm a fucking vocalist of the a rear band Slipknot, and sometimes I apply to Linkin Park soon. Then that's all. All right. I'm the number one vocalist in the world. So how do you feel when you when someone told you that? The Linkin Park main vocalist Chester Bennington. I don't care. Oh shit. I just don't care. Don't talk about that, man. Oh my god. We're still Still more. We're still saddened. Yeah. We're still in melancholy. As you can see, we're speaking melancholic. As you can see, we're speaking speaking in English, state. Right? Where's the stand? Asan yung stand natin? Ito na to? Oo, para... Baba mo lang lang, tapos dyan. Para meron tayong matumatong ano yan. Pang ano yan eh, pang professional yun yan. Kasi kompleto lang ang mga gamit dito. Pakita mo mayaman ako, pre. Pakita mo yung mga assets. Mayaman po siya sa instrument. Mayaman po ako sa Meron po siya ng Allen. Meron po siya neto. Actually, nasa recording studio tayo. Oo, nandito tayo sa RB Live. Sa RB Live. Mayaman din po siya sa mga lalaki. Oo, nandito si Bert. Dito mo lagay yung cellphone mo. Okay, isusunod po natin yung... Ah, yung pauni na lamok po rin. Okay, continued po tayo. Sige, susunod. Dito mo lagay yung cellphone.